PWD, ano ang kanyang kapansanan at naging PWD siya? Meron po siyang anxiety depression po. Oh, okay. At kailan siya na-diagnose nito? Year 2022. Ano ang manifestation? Nung unang beses po, hindi naman po siya ganyan. Mm-mm. Tapos, kasi po, nung sinumpong siya noon, kalmado lang siya. Tsaka, sasalita lang siyang mag-isa. Ganun mm-mm. po. Kaya lang po, netong huli, natigil po kasi siya sa pag-iinom ng gamot. Okay. Ngayon po, nauwi po kami dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Taga doon po siya. Okay. Pagbalik niya, sinumpong po ulit siya. Siguro po na-trigger siya sa mga tao. Okay. Ang dami po kasing tao. Doon po siya nagsimulang mag-wild. Doon po siya nagwala. Nung umalis po siya, doon nagwawala siya, tumakbo po siya, palayo sa amin. Wala po siyang hawak. Ngayon okay. po, may nasakyan po siyang truck. Doon po siya nakakuha ng patalim. Hindi na po namin siya ulit nakita kasi... Uh-oh. Tumawag na po ulit kami sa barangay. Okay. Tapos ito na yung eksena niyo. Opo, yan na po ang nadatnan ko na po, nakatali na po yung tapos na po yung pangyayari na yan. At ay sinasapak. Sino po yung nananapak? Ay, kapitan po. Yung kapitan po yung opo, nananapak. Saka po yung konsehal. Pero nakahiga na eh, tinalian na sinapak. Habang tinatalian sinapak. Opo. Pero PWD po ito. Ako, tinadyakan pa. Nakatali na ha. Ito kasing video na nakita na natin, nasubdue na siya. Opo. No? Naitali na siya. Parang hindi na kasi commensurate yung force used doon sa... Pangyayari po na. Oo, doon sa tao mismo. And alam ba nila na PWD siya? Taga doon po siya, pero hindi po siguro nila alam. Pero nag-report naman po kami sa kanila. Chairman Marlon, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po, ma'am. Doon, ma'am, sa pangyayari na yun, medyo napigla at nasaktan nga po ako at nagwawala. Nung pinipigil ko po kasi nasuntok ako. Opo. Hindi ko naman po siya kilala, ma'am. Kamukha niyan, wala silang report na dyan sila nakatira. Mm-mm. Hindi naman po talaga residente namin sila. Galing sila ng Kulakan po yata. Diyan po sila, doon po kami botante. Ay, constituent nyo, chairman. Hindi po nakaandun sa PWD namin, ma'am, yan. Pero hindi naka-register. That's beside the point po, no, kung kilala o hindi. Pero sir, ang question lang kasi, is kitang-kita po kasi na in spite of the fact na nakatali na po yung nagwawala, ay patuloy pa rin po yung paggamit ng undue force. Tinadyakan, sinuntok. While already down, kumbaga sa boxing, na knockout na, sige pa rin ang sige. I mean, that could have caused injuries beyond. Meron po, ma'am. May mukha nga po ano, sinasabi ko nga po sa inyo na medyo mm-hmm. napigla, mm-hmm. na nasaktan ako doon sa ginawa sa akin at nasuntok nga po ako. Hindi ko naman po tinatanggi, ma'am, yun. Ang dami po kasi niyang sinaktan, ma'am. Kamukha na, may sinaktak siya, may buntis pang ilan. No? Unang-una po, ma'am, bago mangyari yan, opo. Nung madaling araw, namasok na po ng bahay, then naiuwi na po nila. At tapos po, nung umaga, nasa kabilang barangay, doon na nanaksak. Yan ang sabi ng mga residente. Hindi po pa po nila sininok. Tapos naiuwi na po nung siyahin. Ngayon, nagdaan po yung barangay. Oo. Nakaharap po sila, hindi po nila pinipigil na manakit. Okay, pero ang I am assuming, Cap, na yung previous or prior incidents, kasi rumisponde kayo na hindi ninyo alam eh kung sino siya. So you could not have known that was the same person. Opo, hindi ko po siya kilala. So hindi pwedeng gamitin natin na dahilan yan. Magandang hapon po sa inyo, attorney. Magandang hapon po, attorney Aina. Yes. Sir, what is the protocol that should be followed, mga ganito? Una-una po, no, sa peace and order po, we have to consider yung commensurate force po. No? Kung nakatali na, kahit anumang ginawa niya, I don't think that it will warrant infliction of additional force sa tao. Ang point ko natin dyan, kung mayroon pong pagkukulang na nabanggit naman po, yes. because we saw the video, uh-huh. well, yung pong kamag-anak, they are free to pursue po appropriate charges against the officials involved. Uh-huh. Ang pagpapail po niyan is either po sa you file a criminal charge uh-huh. and sa administrative case naman po, nandun po yung tao natin, na you can assist po, no? Because mm-hmm. yung administrative case po, we cannot, the DILG, wala pong direct jurisdiction sa barangay. Ang jurisdiction po kasi ng DILG is limited to city at saka provincial officials. Saan po kung sa barangay, they will then have to go to the Sangguniang Bayan? Or the ombudsman, they have the choice po.
okay. kung saan nila ipapile. Okay. Kailangan po verified complaint yun. So, okay. ganun po yung proseso natin sa pagpapile. Sa DILG po kasi city at saka provincial official lang po ang hinahawakan ng mga kasi. Okay. Pag sa barangay, parang hagdan po yan. Nasa baba po yung barangay. Okay. Sangguni ang bayan po ng... Ng Haen. Teresa, nasaan si Jasper Jake ngayon? Dalhin ho siya sa rehab kasi hindi na po namin kinakaya yung okay. pag-aawat sa kanya. Mm-mm. Kasi po para mapatuloy po ulit namin yung pagpapagamot sa kanya. Kasi kaya ako na itatanong because first and foremost, ang gusto muna natin i-address no is yung sitwasyon o yung condition ni Jasper Jake. Now, kung ano man ang gusto ninyong gawin, I am assuming na kasi live-in kayo, his parents are still very much... Wala, ulila na po kami. Parehas po eh. Ah, okay. May mga kapatid siya? Wala niyo. Isa lang po. Nandyan po ngayon. Okay. Attorney Taktak, pwedeng si Teresa as live-in partner can be the one? Yes. Kung administrative cases, wala pong problema. Considering kahit sino pa naman po, pwede magpala. Yes. Basta alam po nila yung background at meron po silang first, kasi sabi po na personal knowledge. Oh. Siguro, yun muna ang unahin natin. Para mabigyan rin ng pagkakataon, si Chairman Marlon Espiritu, na ibigay rin yung panig niya. Yes, there has to be, kailangan merong proceedings, kailangan may proseso. Diba? Yes. And siguro ito rin, para magsilbi rin ito na gabay no, sa ating mga local government officials kasi hindi biro yung nangyari. Well, hindi rin biro no, na magkaroon ng ganyang insidente and you are, you know, kapitan ka, you want to keep your constituents safe. Opo. Tutulong tayo para yung immediate na assistance mabigay mismo kay Jasper Jake to attend to his condition. Mm-hmm. Diba? Medication. Kaya naman yan eh. Yes po. Mm-hmm. And siguro, Attorney Taktak, no? Maipatawag na rin po natin sa tanggapan po ninyo, ito pong si Kagawad Ito De Guzman na isa din po sa nanapak po doon sa PWD. Opo. Sige po. Dalawa, si Kagawad Ito De Guzman and the Chairman Marlon Espiritu. Mm-hmm. Samahan po namin po si Ma'am Teresa po sa tanggapan po ninyo, attorney, para po maipatawag din po natin. Yes po, pwede po. Pwede po dito sa provincial office. So pwede rin po kung ayaw niyang po magbiyahe ng malayo, pwede po may tao po tayo sa hain. Na pwede po mag-cater dyan. Baka pwede rin po natin mabigyan na lang din po. Di ba po may parang proper na... Kumbaga ginagawa yung mga barangay tanod, barangay chairman kapag parang meron protocol. Po. Opo, kapag nagkakaganito po, may PWD po na nagwawala or ano reminder. Po ba yung mga paunang steps po natin na hindi po madadaan sa mga pang-aabuso gaya ng pananapak, pananadyak na hindi naman po proper din po. Tama po, attorney. Kasi parang nagdilim ang paningin ni chairman ni. Opo. Sa galit at saka sa ano eh. Yes po, hindi pa natin dapat dinadaan sa galit o naman kahit po alam po natin, no, bilang official po, tayo po mismo dapat nagpapakita sa ating kababayan, sa komunidad na tayo in control po sa ating institusyon. Yes. Yung level, tama po kayo. Oh, yung level of tolerance dahil may responsibilidad po na kaakibat ang titulo natin. Mm-hmm. Yes po, tama po yun. Mm-hmm. Gusto ko po sana maging ano, may magkaroon ng katarungan yung ginawa nila. Okay. Yan po ang gusto namin. Okay, handa ka rin naman na magkaharap kayo. Opo, handa po. Yes, kasi ma'am. Ang dahilan ho nila, kaya po nila ginanon yung asawa ko kasi nananakit na po. Sila nga ho nasa matinong pag-iisip eh. Ginawa nila yon. Yung pa kaya hong wala sa pag-iisip. So, ganun na lang muna. At kay Chairman Marlon Espiritu, maraming salamat po naman sa pagtanggap ninyo ng tawag namin. At bibigyan rin naman po kayo ng pagkakataon para maibigay rin po yung panig ninyo. Okay. Thank you po. And kay Attorney Ofelio Taktak Jr., magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat rin po. Welcome. Paggabay ninyo. Coordinate lang po sa opisina kung kailan po at kung may tutulong pa. Thank you very much po. Teresa, so ang Wanted sa Radyo, tutulong naman sa iyo and sasamahan ka. Ha? Maraming salamat. Off-air na lang natin i-ano yung detalye. Sige po, maraming po salamat. Regarding sa mga gamutan, baka maaari ding makatulong ang opisina po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of ACS Party List. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Salamat po. Salamat naman, ma'am. Magandang hapon po.